Senator Risa Hontiveros, dapat na nga raw kabahan at magtago dahil dito nga sa ating mapapanood, nagbigay ng matinding paliwanag si Attorney Balayan kung saan makakatikim raw ng kulungan ng senadora dahil sa pangapi at pagpapahiya nito sa isang individual sa Senado habang walang hawak na matibay na ebidensya. Dito nga ay binasa ni Attorney Balayan ang mga kataga ni Hontiveros kung saan ang dahilan nito sa pagpapatawag kay Kibuloy ay upang managot na raw ang pastor para maligtas na ang mga biktima kuno. Ngunit ayon naman sa attorney, ang mga katagang binitawan ni Hontiveros ay dapat ang korte lamang ang nagsasabi ng mga ito at hindi nga ang Senado. Tila umaakting nga umano ang senadora na isang abogado na kung tutuusin raw ay wala talaga itong kaalam-alam sa batas dahil sa mga walang katuturang aksyon at pag-aaksaya ng oras sa Senado. Samantala, Pastor Kibuloy tila balak na rin lumaban at wakasan ng mga pang-aapi sa kanya kung saan maaari itong magkaso sa mga damage na iniwan sa kanya. Tila malabo na nga rin iboto pa ng karamihan ng senadora sa susunod na eleksyon dahil sa dami ng mga may galit rito at dismayado rito. Yan nga ang tunghayan natin sa buong video, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na kaganapan sa ating bansa. Sabi naman nila ito ay talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot na si Kibuloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. Para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po ay dudugtong po pa, no? Part po to ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng mustisya mula sa ating gobyerno. Anton, yun po, hindi po galing sa akin yun. Yun po yung mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Hontiveros. Napakaklaro po, no, na iyon ay nauupol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating judikatura. Oh, narinig niyo yun? Narinig niyo si Attorney Balayan, mga kaibigan, na dapat yung ginagawa ng mga abogado? Di ba? Pero bakit po ginagawa ni Virus? Bakit pinapakialaman po ni Hontiveros, mga kaibigan? Nag-a-acting po siya as abogado, guys. Hindi naman siya abogado. Meron po tayong proper na judicial, no? Judicial body or judicial system na dapat ang nakikialam lang dyan, syempre, mga abogado. Pero bakit po pinapakialaman ni Hontiveros? Hindi naman pala, hindi ka naman abogado. Assuming ka lang, eh. Pilinggera ka, eh. Attorney, magandang gabi. Unang tanong, kumusta po si Pastor at ano po yung mga legal preparation na ginagawa po natin base po ito sa arrest order versus sa ating mahal na Pastor po? Unang-una, magandang gabi sa inyo, Admar, MJ at Carlo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Si Pastor, nung huli ko siya nakausap, nasa maayos na lugar naman. He's in very high spirits. At ina-assure namin siya na gagawin namin ang lahat na legal na paraan upang maproteksyonan ang kanyang karapatan sa ating konstitusyon, ano? At gusto ko lang siguro i-break sa inyo ngayong gabi, no? Ito siguro hindi pa marahil alam ng buong media. Kaninang hapon idinulog na po namin, no, sa Korte Suprema ang usapin ng declare ng Senate sa contempt at order of detention kay Pastor. So, ayun po mga kaibigan, no? Good news. So naiakyat na po sa Supreme Court, guys, ang kanilang appeal, no? Nag-a-appeal na po sila patungkol po sa sa warrant. Warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Ayun, magandang balita po 'yan, guys. Antayin na lang natin yung resulta, no? Malamang sa malamang, ay sana lalabas ngayon, no? Itong araw o kaya bukas kasi nga mag-holiday po.
habang ako ay nagsasalita, ang usapin po ay nasa Korte Suprema na. At gusto ko rin pong i-disclose na hindi po ako ang abogado ni Pastor na nagdulog sa Korte Suprema. Ngunit as far as I know, ako po ay being updated. Ina-update po nila ako sa progress ng magiging progress ng kaso na yan. So sa Korte Suprema, kinokontest natin na attorney yung legalidad o may sakop ba ito ng komite, no, ng Senado yung pagpapa-aresto kay Pastor? Totoo yan, Carlo. Hindi lang yung pagpapa-aresto, kundi yung pumilit sa kanya na pumunta sa komite, mag-declare sa kanya ng contempt. No? At lahat ng usapin na sinasagawa, kine-question po natin yan sa Korte Suprema. Attorney, bakit kaya hindi na maintindihan ng komite ni Hontiveros itong action na ginawa na gigil na gigil at pinipilit talaga nila? At sabi pa niya, bound ito kasi duty daw niya as senator po ito. Alam niyo, yan nga pong nakalulungkot sa kabila ng mga nangyayari. No? Klarong-klaro naman po na si Pastor ay pinapupunta sa Senado para sagutin yung mga akusasyon, yung mga sinasabi nilang mga testigo na may mga takipamuka, na hindi po natin alam ang kanilang mga tunay na pangalan, pilit nilang gusto nung pumunta ron si Pastor, samantalang alam naman po lahat ng siguro lahat ng abogado na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganung sistema ng investigasyon, para kung nababaliwala ng ating mga korte, no, na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Lagi po kasi nilang sinasabi na ito po ay upang matulungan sa kanila sa pagbalangkas ng batas. Ngunit ito po hindi napapatunayan ng mga lahat ng panayamke sa ating Senador Hontiveros. Palagi niya pong sinasabi sa kanyang mga panayam na dapat harapin ni Pastor yung mga nag-aakusa sa kanya ng personal, sapagkat ito po personal na akusasyon sa kanya, no? Lagi niyang sinasabi na at sila'y kakalap ng ebidensya, no, na makakakuha ng justisya ang mga testigo na tinatawag ng victim at survivor, no? Yung pong mga ganong pananagita, yan po under the power po yan ng ating mga hukuman. Hindi po ang Senado ang magtasabi kung sino ang guilty o hindi. Isa pa po, naging worse po dyan, yung mismo pong resolusyon, no? Sinasabi na ginawa na ni Pastor yung mga karumaldumal na krimen at kasulukuyan niya pong ginagawa ito, no? Yun po, klaro na kung merong ganong pangyayari, dapat po ang Department of Justice o ang ating executive branch ang siyang namumuno sa pag-implementa ng batas. At kung ginagawa nga niya yung krimen, dapat inaaresto na po siya. Ngayon po, yan po hindi nangyayari, no? So, kaya again, it's another form po ng usurpation of executive authority naman. Mm-hmm. So, naku, napakarami pong kung aking isasalaysay sa inyo, napakahaba po ng magiging diskusyon natin, no? Bagamat gusto ko lang i-point out na talaga pong very obvious po na ang ginagawang hearing sa Senado, inquisitorial po, prosecutorial po yan. Trabaho po yan ng mga prosecutor, no? Hindi po trabaho yan ng ating mga senador, no? Kahit na po sabihin natin na sila ay may balak kumuha ng batas, hindi po yan ang tunay na nangyayari. Sapagkat nandutong po sa ating mga transcript, no? Siguro kung papayagan nyo kung basahin yung transcript ng mga naging hearing, para sabihin naman nila ito ay talagang galing kay Senator Hontiveros, no? Open quote, no? Ang hinihingi po natin ay managot na si Kiboloy para maligtas na ang mga iba pang biktima na nasa kanya pang poder, unquote. So, para managot, ang dapat lang po nagsasabi niya ng ating mga korte, no? Hindi po ang Senado. Hindi po pwede magpataw ng parusa ang ating Senado. Ito po ay dudugtong po pa. No? Part po ito ng hearing, no? Open quote. Iyon din ang layunin ng komite, alias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng justisya mula sa ating gobyerno. Anton, yun po, hindi po galing sa akin yun. Yun po yung mismong pananalita ng ating kagalang-galang na Senator Hontiveros. Kung inyo pong hihimayin yung mga ganong pananalita,
napakaklaro po, no, na iyon eh nauupol sa poder ng judikatura. Yung pong pagpataw ng judgment, yung pagkuha ng mga ebidensya, yan po, very, very clear. Kahit po ikaw ay first year law student, yan po ay malalaman mo, no? You can easily distinguish na yan po ay dapat ginagawa ng ating judikatura. So yun po, napakalungkot po na despite sa mga ganong aming tatlong beses po namin itinawag ang atensyon ng ating mga senador tungkol dito, sa kasawian palad po, ito ay hindi nila siguro kinonsider at humantong na nga sa pagpo-contempt kay Pastor at sa kanyang order of detention. Feeling hukom lang ito si Ontiveros attorney. Pero kung makikita natin kung gusto pala niya ng hustisya, eh ang makapagbibigay niya, ang makapag-design niya ang korte, eh malino na malino. Gaya na sinabi niya attorney, kahit ordinary mamamayan, alam niya eh. Pero kung titingnan niyo, iba talaga yung motibo. Ito attorney, kung habang nakadulog ito sa Korte Suprema, eh kasabay din ito attorney, eh kung mag-serve ng yung arrest warrant pa, ano po yung approach natin diyan? Kasi sa PRO 11 hindi pa sila katanggap kasi mag-a-assist lang sila, ang yung sergeant at arms po ang magse-serve niyan. So ano po yung preparation na ginagawa po natin? Alam mo Carlo, napakagandang tanong yan, no? Kagaya ng mga sinabi ko sa aking mga naunang panayam sa media, yan ay personal na decision ni Pastor, no? Paano niya tatanggapin yung order of detention, no? Pinaliwanag namin sa kanya yung kanyang mga karapatan na niyurakan ng Senado, no? Sinabi namin na walang due process, yung kanyang Bill of Rights patuloy na binabaliwala, no? And again, alam naman ni Pastor siguro ang kanyang gagawin, and we leave it sa kanyang sound judgment, no? Ako rin naniniwala na ito siya ay nananalangin kung paano niya harapin itong crisis sa kanyang buhay. Ngayon, siguro ito bilang pakiusap na rin sa ating mga senador, no, habang sana ito ay kinoconsider ng ating kataas-taasang hukuman na siya naman talagang dapat na nag-iinterpret, no, o nagsasabi ko ano ang tamang batas, eh baka naman pwedeng hintayin na muna natin na maglabas ng resolusyon o decision ang ating Korte Suprema bago natin na i-implement, no, itong sinasabing order of detention or warrant of arrest, no? Sapagkat kasama po sa aming mga kahilingan sa ating kataas-taasang hukuman na ipahinto po, no, ang order of detention or warrant of arrest, pati na rin po yung pag-issue ng subpoena at yung contempt order laban po sa ating minamahal na Pastor Tibuloy. Before po si Admiral tsaka si MJ, last na lang po. Attorney, linawin lang po natin na hindi po ito pang babastos, pang insulto sa komite ni Ontiveros. Iklaro lang po natin. Nako, hindi po. Alam mo, Carlo, nung una pa lang natanggap namin yung liham ng senador, sumagot na agad si Pastor, no? Nagpakumbabang loob siya na sana eh huwag na siyang tawagin sa Senado sapagkat yun na po sa kanyang pag-aalinlangan na may mga violation na po sa kanyang karapatan, no? Ngayon po, ito pong liham na to eh hindi sinagot, no? Nagpatuloy pa rin po ang pagdinig sa Senado, kung kaya't ako na po ang sumulat bilang abogado ni Pastor Tibuloy. Ganon din po, aking inilatag yung aming dahilan kung bakit baka pwedeng hindi na sumipot si Pastor sapagkat na yung mga usaping kriminal na po, no? Na dapat sa husgado lang natin pinag-uusapan at hindi sa Senado, no? Hindi sa committee, no? Dapat po sa korte natin pinag-uusapan. Again po, hindi kami pinagbigyan, pero gayunpaman, sumulat po kami pangatlong beses, no? Pinaliliwanag po namin, pilit naming gustong kumbinsin ang ating committee hanggang sa meron na nga pong nag-object, no? Na mga senador. Although hindi ho na po yung majority, again po, kami sumulat na naman, no? Sa pamamagitan ng show cause order, no, and legal justifications, doon po inilatag na namin ang aming comprehensibong mga grounds, no, kung bakit talagang hindi namin pwedeng payagan si Pastor without sacrificing po yung kanyang Bill of Rights, specifically po yung right against self-incrimination. Hanggang sa ating batas po kasi kailangan i-exhaust natin yung administrative remedies, no? So dahil wala na po kaming magawa sa Senado, napilitan na po kaming idulog sa Korte Suprema yung usapin para finally po ang Korte Suprema na ang mag-desisyon kung ano po ang nararapat
sa between sa karapatan po ni Pastor Tipuloy at yung limitasyon po no ng Kongreso or ng Senado sa pagtawag ng mga resource person at ang limitasyon na to at misabi no ni sa karapatan ng mga resource person sa kanilang Bill of Rights no, or right against self-incrimination. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Alvis Labayan or Labayan. Attorney, ayan po. Galing talaga niya guys, no? Ibang klase talaga si Attorney Balayan. Balayan pala. Attorney Alvis Balayan po, mga kaibigan. Napakagaling. Sobra. O, ayan ba? Karong-karong po ang sinabi po ni Attorney Balayan, guys, no? O, pag yan, nakalusot dyan sa Supreme Court, panalo po dyan sigurado si Pastor Kibuloy, mga kaibigan. So, ayan po. Happy Monday po sa ating lahat. Ayan, Lunes Santo, umpisa na po ng Holy Week. Kaya magnilay-nilay po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yung tambaluslos, magpasanayin mo na ang cross. Dahil ikaw si Judas. Judas Barabas Hestas. Ayan po mga kaibigan, bati-bati po tayo sa ating mga kababayan dito. Si Abate Galban, maraming salamat. Si Eduardo Lotairo. Lotero. Ayan, dapat sinabi ni antivirus na kung ano pa ang naumpisa nila. Balang kasi ng batas ukol dito sa investigasyon ni Riza. Mayor Nalim, palitan na talaga lahat ng Congress except 8. Walong ang cleansing tayo, tama sa kanilang nagpayaman at balimbing na silaw sa perang mga yan. 580 likes na guys sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan. Yung mga bagong dating po, Bekinemen. May mga bagong dating dyan. Bekinemen, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel at pakishare po ang video, guys. Share-share lang tayo, guys, ha? Share-share lang po. Maraming salamat. Ayan. Mernalim, I would like to see new faces in Lower House. Yes, kahit kami gusto namin. Kakasusuka na sila. Paren, tama na sila. After Influence Power. Ayan. Betang Alban, 585 like. Robert Labra. Oh, pwede di ba si Gloria naging 9 years termino niya dahil siya ang pumalit kay Era. Yeah, support kay Pastor Roman Gacon. Ilan na kalapis Congress and Senate is just all about money. Wala kahit klaro, just sitting, consuming pasahod. Why not make more laws against corrupt politicians? Do they corrupt too? Just asking. Yes, tama po yan. Ilan na kalapis. Napakaganda ng sinabi mo. Napakaganda ng tanong mo, Elena. Kahit ako gusto ko yan. Mernalim, eh, si Ka Celis at si Dr. Baloy lang issues. Tapos ang network ay sa... Oo nga, no? Alam mo, doon lang talaga nag-umpisa yan, sa 1.8 billion na yan na issue. Tapos ipapasara yung SCB9, no? Wala talagang katarungan. Grabe. Chrissy Brooks, hello? JL, yes, that's why we waited for the right time, which is after June. Kaya magtiis tayo all that time. Comes para makatakbo siya clear ba? Yes, tama po yan, Chrissy Brooks. Tamang panahon. Marilo Schwazel, ayan, good PM. Paola Tragura. Mga kababayan, tila trabaho pala ng camp ng aming mahal na pastor ang nararapat gawin. Pero ang Senado pala ang nagdededma. O, dinededma nga nila, Paola Tragura. Dinededma nila. Matagal na nang dinededma. 592 likes, ayan. Marilu Shosin liked, Janet Tericano, hello everyone watching from Oman. Eliza Janine, good day Sir Foodie, done like na po. Ayan. Panga Mercy, good afternoon Sir Foodie. First goes a live chat mo Sir, watching from Japan. Always DDS, ayan. On Tico Sibial, good PM, salamat po sa mahalagang info na share niya po tayo. Galing ng abogado na si Attorney Balayan. 618 likes, watching from Cebu, si UTQ Sibiao. Watching from Cebu, kumusta na kayo dyan sa Cebu? Mega love siya sa mga Cebuanos, mga Cebuanas. Mega love siya sa Subo. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo guys, marami pa tayong oras. Nako, kumusta po ang inyong Monday guys? I mean, kumusta po ang inyong weekend? Nakapahinga ba kayo? O ano ba mga activities niyo pag Semana Santa? Ah, kayo. Ano bang ginagawa niyo usually pag Semana Santa? Kasi kami guys, may pabasa kami. Oo. Mag-uumpisa po sa Wednesday. Taon-taon 'yan. Oo, hindi kami nag-absent pag pabasa.
will support and protect our beloved Pastor Kibuloy from Vice President Salidote No More Dilawan Marcos Arnold Amores forever. Robert Labra, ayan, 62 likes, with Galban. Abel Bartolatas, shout out Sir Foodie. Merlinda Caniete, watching from Malaysia, ayan. Myrna Lim, Congress is composed of Senate a lower house. Lahat andyan, palitan na natin. Tama ang pagumukha nila. Dami sip-sip at malimbing to the highest level. Work mode na po, pro lang po, sir. Marilo Jose, maraming salamat, ha. June Laponete, KB, yep, I'm still here, clear po. Nelly Agustin, watching from Singapore, shout out po. Ayan, sa mga taga-Singapore, shout out sa inyo dyan. Oy, 630 likes na, Ubeta Galban, maraming salamat. Ayan, tuloy-tuloy na tayo, guys. May, naku, marami pa tayong oras, so pwede pa kayo magtuslok-tuslok dyan, no? Para dagdag naman, guys, so sa channel, oh, dagdagan nyo naman, no? Celso Facundo, dapat ang gawin ni Gatchalian kung paano ipatigil ang paggamit ng plastic. Mga magulang nila ang pinapasimuno kung paano gawa ng... Kaya nga, eh, kung ano-ano mga inatupag sa yung Gatchalian na to, pati yung... Ay, alam natin masama yung ghost students, pero hindi naman kay Bibisara yun, eh. Dapat imbestigahan nyo si Briones. Hindi nyo kasi imbestigahan, eh. Tapos ngayon, lalikramo kayo. Imbestigahan nyo na kasi kaagad. Katulad ng SMNI, katulad kay Pastor Kibuloy, ang dami nyo mga pasikot-sikot dyan sa Senado. Pati SMNI ito din, ang damay. Oh. Wala naman palang violations, tapos pinipilit nyo may violations. Pati si Pastor, pinipilit nyo. Oh. Kung ayaw naman pala siyang, kung gusto nyo talagang matuloy yung hearing na yan, ipayagan nyo siya sa Zoom. Para malaman din namin lahat, malaman natin lahat kung ano ba talaga nasa loob niya. Ano ba talaga yung dapat niyang sabihin. Wala, hindi nyo rin pinapayagan. Tapos, hindi nyo pa sinasagot yung mga abogado. Tama, di ba? Oh. Noy Firmasi, ayan, withdrawal of support to military ang pag-asa natin. Hindi ba wasikotin ko? Oo, tama po yan, Noel Firmasi. Adelina De Vera, watching from Canada, mabuhay pa sa Tibuloy sa Tagumpay. Itikyo Sirbial, ayan, okay lang po kami, taga Cebu, salamat po. Chrissy Brooks, mag 2 years na si Kuting, by the time which is pwede impeach or itapon sa, oh yes, tama yan Chrissy Brooks, yan ang tamang panahon. Di ba? Yan ang tunay na tamang panahon. Dapat ang pili natin mga senador, yung mga alak sa batas. Makinig lang kayo. Wrong type po kasi, ayan. Marilo Schwazen. Dailanin kasi, Sir Fudy, di lang inidoro tapos hanggang Pozo Negro. Ayan. Larry Ramos, maayong hapon, Sir Foodinet. Have a great Monday. Ayan. Oh, Lunes Santo ngayon, di ba? Pag Semana Santa, guys, nagluluto din ba kayo ng binignit? Sino may alam sa binignit? Ano ang Tagalog sa binignit? Sige nga. Sagutin nyo nga, guys. Ano ang Tagalog ng binignit? Oh, Bisaya yan, eh. Sa Cebu yan. Amin yan. Delikasi ng Cebu yan. Oh, ano ang Tagalog ng binignit? Sige nga, sino bang ano dyan? Mag-comment nga kayo, guys. Tingnan natin. Total, ano naman ngayon, guys, eh. Mahal na araw naman ngayon, no? Tayo po ay mag-relax-relax lang po tayo. Marilo Schwazen, ayan. Uy, maraming salamat, Marilo Schwazen. Sa iyong 2.49 euro, ayan. Nagpakapi po. Ano yan, Marilo Schwazen, pang ano, pang ginataan? Ayan, ginataan, ang galing naman, ang bilis naman makasagot. Ayan, ang ginataan halo-halo, oo, ayan. Ginataan halo-halo kasi marami kasing ibig sabihin ng ginataan, eh. So, ginataan halo-halo, no, yun ang talagang tamang ano ng binignit. Lubi-lubi ba? Oo, lubi-lubi. Sabi ni Jesus Ronel Pantinople, ayan, lubi-lubi. Oy, 655 na, dagdagan nyo naman, guys. Elena Kalapis, ginataan Minatamis. Nako, ang sarap din yan. Ginataan yan, oo. June Abejo. Pangamercy, Sir Foodie, pinanganak ako sa Davao City at lahat kami ay solid DDS po, family. Ayan, si Pangamercy, oh, puro talagang DDS, oh. Ayan, oh, Cagayan de Oro City, Davao City, Iligan City. Ayan, ginataan sa Saging. Ayan, Jeffrey, John Jeffrey. Manchi Hizon, ayan, Foodinet. Nagpapakaridad kayo ng mga Good Friday. Foodinet,
Ano yung karidad? Ano yun, menchihison? Hindi ko maintindihan. Ayun, bilo-bilo. Ginatang bilo-bilo. Marilus Yasin, maraming salamat sa pangkape, ha? Maraming salamat. Eduardo Lotairo, ayun, hi, Haunty Virus, at nagpares pagagaling malingaw. Galingan ang mga batas ng pinag-uusapan, always gun standing. Chrissy Brooks, Jay, anong CP mo most available sa atin? I mean, what better, Oppo, Vivo, or Samsung? Menchi Hizon, ginataang bilo-bilo. V3X, ginataang malagkit na may saging, kamote, at sago. Ayan. Weta Garban, Marilo Schwarzen, God bless you more. More blessings sa Marilo, ano ha, Marilo Schwarzen. Menchi Hizon, tapos may inangit. Nako, ang sirap ng inangit. Layla na kasi ako si Foodie, born talaga ako ng Davao. Wow, galing naman. Davao pala talaga si Leilani Garcia. Ayan, Davao talaga yan. Mga original. Josephine Ponce, bilo-bilo yan sa Cagayan. Ayan. Uy, masarap yung bilo-bilo ha. No? Merlinda Cañete, binignit niyan sa amin sa Miss Occidental, Sir Foodie. Vertical Bands, 673 likes. Marilo Schwarzens, you're welcome. God bless us, mga DDS. Ayan. Menchi Hizon, nagpapakain sa mga taong sasama sa parada. Menchi Hizon. Ah, hindi po, Menchi Hizon. Dito lang kami nagpapakain sa amin. Sa pabasa. Mayroon po kami pabasa, Menchi Hizon. Tapos nagpapakain po kami, oo. May mga matatanda kasi, guys, sila po yung nagbabasa, no? At marami pong nagbabasa sa amin. Nagluluto kaming sopas. Nagluluto kaming lugaw. Arroz caldo, tapos nagluluto kami bilo-bilo, yung binignit, tapos dinner, pinapakain namin sila ng breakfast, tapos lunch, merienda, tapos dinner. Ayan po. Yan po, gawain talaga namin yan, guys. Pinapakain, tapos pagdating naman sa gabi, meron silang merienda, no? Tinapay, tsaka kape. Meron ding mga biscuits, meron ding mga fish crackers. Para po yung pabasa, guys, tuloy-tuloy. Ako din, nagbabasa din ako kahit dito lang ako natuto. Kasi sa Cebu, wala lang mga yung pabasa. Dito lang ako natuto sa amin, dito sa Kila Partner. Ang galing nila magpabasa eh. Natuto lang ako sa mga, yung mga tono, ang hirap ng mga tono eh. Nang si Haunty Virus, pinako sa cross. At si Tambalos-los ay nalos-los na. At si Lisa Ahas ay nabukol. God bless you po din ito. Eduardo Lotairo, ayan. Menchi Hizon kami, ganyan. Kaso pat, ano mga lola ko. Wala na. Dapat itinuloy nyo, Menchi Hizon. Oy, kalamay siya. Sarap. Oh, masarap. Nagkakalamay din kami, guys, or Biko. Gumagawa din kami niyan pag mahal na araw. Biko. Ayan. Sabi naman ni Chrissy Brooks, ang Oppo at Vivo hindi pwede gamitin ibang SIM card dito. Virginia Gregorio, sabi naman niya ang mga kakanina, binabanggit nyo. Ginatang bilo-bilo. Oo, sarap po, no? Dicerio Pedro Sr. Dinoldog. Dinoldog? Lorena Ramos, Virgin Gregorio. Ayan. Panga Mercy, Sir Foodie. Birthday ko kahapon, sir. Ay, birthday mo kahapon? Happy birthday, Panga Mercy. Ayan, galing. Birthday pala. Happy birthday to you. Ayan. May you have more birthdays to come. Uuwi po ako sa April 13 sa Watching from Japan. Ah, uuwi ka sa April 13? Galing naman si Panga Mercy, oh. Talaga, uuwi ka? Wow, galing naman. Sina all. Adel Bautista, ayan. Berlita Diaz, 685 likes. Marlo Schwazin, ayan. Roland Lim, galing ng babasa mo siya. Laila na kasi, ha. Petra Di Mayuga, watching from Spokane, Washington, ayan. Ginataan, ayan, ginataan. Ernesto Abutanyo, ayan. Pude, Taberak ang tawag sa iba niyan. Ah, Taberak? Panga Mercy, nice voice. Vertical Band, 690 likes. Nang nadula si Risa Asia sa Balacanang. uh,
account mo, Sir Fudy, mag-donate po ako sa pabasa. Ako mag-send dito. Adele Bautista. Ayan. Renzi Fudinet, good PM. Rita Galban, sana all. Uwi na lahat. Ayan. Ah, mag-donate ka, Adele? Sa ano? Sa, punta ka sa Facebook, Adele Bautista. Puntaan mo ako sa Facebook. I-ano mo ako. I-chat mo ako sa Facebook. I-chat mo si partner sa Facebook. Ipakita ko sa inyo yung Facebook ni partner, ha. Ipakita ko, guys, ha, para i-ano nyo, ha, i-add nyo, ha. Para makita nyo, guys. Wait lang. Para yung iba, kung gusto nyo, wait lang, guys, sa ano natin, para makita niyo yung... At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito, please comment down below.